feel ko, kaya yung kinlik to kasi recently alaga yung nagsusuka. And you want to know what to do. Medyo nagpapanik kayo, lalo na sa mga first time for your parents dyan. If you're worried, then you are in the right video. Just keep on watching. What up, Fetchers? It's your girl, Ara, back again with another video. Welcome to my channel. I'm Ara Bertuccio. I actually do lifestyle, pet tips, and also veterinary medicine-related vlogs. So if you're into that, go subscribe to my channel and click the bell to be notified whenever I upload a new video. And don't forget to follow me on my social media accounts, sa Instagram, sa TikTok, sa Twitter, kasi I post similar things like that, similar contents like that on there. So go follow me there too. And without further ado, just keep on watching. I know guys, kapag nakita yung sumuka alaga nyo, first thing that you'll think about, panic. Ganon agad, as a fur parent, lalo na yung mga first time fur parents. Before I tell you what to do, I need you first to take note, kailan ba ako kailangan ma-bother talaga ng bonggang-bongga sa pagsuka ng alaga natin. Ganito kasi yan guys. First thing you need to take note, you need to identify or you need to consider kung ang ginagawa ng aso mo is regurgitation or vomiting. Ano ang regurgitation? Para silang nag-burp, pero may kasamang pagkain. Kumbaga, passive siya or walang force. Magugulat na lang kayo, may nilabas silang pagkain, walang tunog, walang ganon, no retching, or even contraction from the stomach, wala kang makikita. Basta nakita mo na lang nilabas nila yung pagkain. Madalas, ang itsura nun is buo pa yung food, tapos parang tubular siya, since galing pa sa esophagus ng alaga nyo. And then, madalas slimy siya or puno ng saliva. Kapag ganon ang suka ng alaga nyo, it's possible that it's regurgitation. And kapag ganun, baka sobra lang yung pagkain na kinain nila or nabigla lang yung tiyan nila sa kinain nila. Next thing to consider, if it's vomiting, ganito yan. Usually may heaving or kaya may retching, you want, may ganung tunog, merong contractions abdominal muscles, makikita mo gumagalaw yan talagang with force. Kita mo na pinupush niya yung laman ng tiyan niya outward. Next thing you need to take note guys is kailan nagsimula yung vomiting niya. There are two ways to identify kung kailan nagsimula sila. First, did it start today or only a few days lang, 1 to 2 days? That is considered as acute vomiting. Kapag naman vomiting for weeks, napansin mo na yan, ganun na katagal, this is considered as chronic vomiting. Once you identified whether you're pet vomited acute or chronic, so sa acute vomiting, nakita mo nagsusuka siya for 1 to 2 days or 1 to 3 days. Next thing you need to take note, gaano kadalas or how frequent your dog vomited within 24 hours. For within the day, sabihin na natin, sumuka lang siya ng 1 to 2 times. And then after that, for one whole day yun lang, the next day okay naman siya. Tapos mapapansin nyo, color yellow yung suka niya. Kaya ganun, try to check ilang beses siya kumain sa isang araw. Kasi usually, pagkadilaw ang suka ng alaga, tapos parang hindi naman siya frequent sumuka, parang 1 to 2 times a day lang. Baka kasi kulang yung kinakain nila. Kasi yung yellow na vomit, it can indicate na gastric juices kasi yung dilaw. Or may onting bile. So possible baka kulang. Kaya nangangasim, lumalabas yun. And pwede rin, possible yung interval na pagkain ng alaga nyo is quite too far. Sabihin na natin, pinapakain nyo lang siya ng once a day. Parang yun ang fasting for how many hours yung alaga nyo. So meaning, kailangan yung dagdagan or yung times na kailangan mo siya pakainin. At least 2 times dapat. 2 times a day. Yung iba naman, 3 times a day. So you need to take note of that thing guys. Pagka kuwaris mo kang alaga mo, hindi naman kailangan agad gamot. Agad ibigay natin. You need to also consider as a fur parent, as a responsible fur parent, kung paano mo siya pakainin. Pero pagka kuwaris, sumuka siya ng more than 3 times in 24 hours, please be alarmed kasi hindi na po yung maganda. Pag napansin nyo, bigla silang tumamlay and namutla yung gums nila. Your pet needs medical attention agad. Now, for chronic vomiting naman, guys. Usually kasi pag chronic vomiting, madalas may halo na itong dugo. Hindi na po maganda yon. Tapos, mapapansin nyo, yung temperament rin ng alaga nyo, nagkakaroon na siya ng possible depression, lethargic na siya, tumataas na yung temperature niya, weight loss. Then, kapag ganun, medical attention po agad. Kaya ako palagi sinasabi, pagka napansin nyo na parang may kakaiba na sa pet nyo, isugod agad sa vet or may kailangan ng medical attention. Kasi vomiting is a very general symptom. So, kaya kailangan mo siya isugod sa vet to know whether baka may nakain sila nakakalason, whether baka may viral infection, bacterial infection, ganun. Kailangan talaga mabigyan siya ng proper diagnosis to have the proper treatment.
Another thing, guys, that you need to take note is kung ano yung kulay ng suka ng alaga nyo. Take a picture of it para makita yung content ng vomit and yung color ng vomit. Here are some indications or colors ng vomit. So, number one, yellow is the most common. It's possible na bile reflux or acid reflux. Usually, indicative to na possible kulang yung pagkain nila sa isang buong araw or dahil gutom siya, nalipasan ng gutom. Next naman, pag white, it can indicate indigestion, lalo na sa mga alaga natin na atat kumain, sobrang daming kinain, di agad or nahihirapan agad matunawan, or pwede rin too much exercise after kumain, biglang nagtatakbo dyan, nagsukap tuloy ng puti, pwede rin, and pwede rin nag-twist ng onti yung kanilang chan or nagkaroon ng gastric torsion, lalo na sa mga large breeds, golden retriever, pero hindi naman agad-agad yung ibig sabihin nun. These are just the possibilities, guys. Pag color green, it's again indicative of bile reflux, pwede rin due to ingestion of grass. You also need to take note kung ano yung kinain nila nung tanghalian, nung agahan, nung dinner. So, baka kasi kumain sila ng grass o mahilig sila kumain ng grass. Possible, pwede rin may gastritis. Next naman, brown. Possible, again, indigestion, coprophagia, meaning baka kumakain sila ng tae. Or, pwede rin, mahilig sila kumain ng soil. Take note, yun ay yung kulay ng dog food na kinakain nila or yung kulay ng ulam kinain nila a while ago. Another, medyo kailangan mo na ma-alarm or kailangan mo na ng possible medical attention is pag color red, meaning may presence of blood na ito. Pwede rin nakakain sila ng may lason or something toxic, that's why sumuka sila ng dugo. And another thing, pwede rin through respiratory issues. Baka may problema sila sa lungs, trauma sa lungs, or baka may heartburn, and trauma. Pwede hit by car, tapos nakita mo naglakad bigla yung aso mo, mukhang okay, tapos later, after how many minutes, bigla nagsuka ng dugo. So these are just some of the possibilities or possible indication kung bakit ganun yung kulay ng suka ng inyong alaga. I-take note nyo rin to, guys, ha? Lalo na pagka, kuwari, nandun kayo sa chronic vomiting, and then maganda ipakita nyo to sa mismong vet para may history sila. Ito yung pinakihihintay nyo lahat. Lalo na yung mga fur parents na medyo worried, napansin nila parang tumatamlay yung alaga, walang 24 hours na vet, walang bukas, or kaya lockdown, pandemic, gano'n. Here's what you need to do. Ito yung mga initial or kumbaga first aid. Pero, okay, take note lang guys. Itong sasabihin ko ay hindi cure. These are the things that you can do as a fur parent para hindi lumala yung case ng alaga nyo. Pero at some point, kailangan nyo pa rin siya mapacheck o kailangan nyo pa rin siya dalhin sa clinic, lalo na kung mapapansin nyo na mas tumatamlay siya and mas namumutla yung alaga nyo. Para mabigyan siya ng proper, again, proper diagnosis and proper treatment. Number one is to withdraw food. Kumbaga, hindi nyo siya papakainin for around 24 hours. Lalo na kung napansin nyo na parang thrice na siya nagsuka within the day, yung tinatawag na NPO or nothing by mouth. Within 24 hours, if a fasting, huwag bibigyan ng pagkain. Baka nagwa-worry kayo, bakit naman kailangan i-fasting siya, eh, nagsusuka na. Kasi, there are cases na pagka binigyan mo pa ng pagkain ng alaga, mas nagsusuka sila, or mas na-agitate, or mas lumalala. After mo siya i-fasting for 24 hours, if hindi siya nag-stop, please take note na kailangan mo talaga siya isugod sa clinic para mapacheck ang alaga niyo. And pagka naman tumigil, you can give them bland wet food. Pwede rin naman yung dog food, imamash nyo, as itutunawin nyo siya. Kasi minsan, yung mga pagkain na may spices, may pampalasa, it can possibly trigger them, magsuka. You can also give them hydration fluids, katulad ng dextrose powder or glucose powder na hinahalo sa tubig. Pwede ito ibigay para hindi naman mag-drop bigla yung kanilang sugar level. Again, this is just first aid or ito yung pwede yung initial na gawin sa alaga nyo. If symptoms persist, nagsusuka pa rin siya, again, kailangan nyo pa rin ng medical attention. So guys, ayun lamang guys. I hope you learned something. If you have other questions, comment it down below. Fur Parent Education Playlist, go watch it, lalo na kung mga first time fur parents kayo. Ayun lamang guys, I hope you like this video. Do give this video a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and click the bell to be notified whenever I upload a new video. And don't forget to follow me on TikTok, on Instagram, on Twitter. I post veterinary medicine content, pet tips, and also lifestyle content. Tungkol sa buhay-buhay ko lang, mga ganun-ganun. And, yun lang ha. Ara, signing off. Bye, guys!